So, nandito nga tayo sa 4x4 Expo Philippines and let's take a quick look of this new Toyota Hilux GRS. Sobrang init ng panahon, pawis na ako at ang iingay ng generator. So, mabilisan lang silipin natin 'to. So, unang-unang very noticeable talaga dito is the big, fat, extended fender flares, no? Fender flare lang ang in-extend nila, hindi naman yung mismong body, yung mismong panel ng fender, di katulad ng Raptor. And then, makikita nyo sa loob yung red Kayaba shock absorber na mas matangkad, na I think mas longer ang suspension travel and less stiff yung spring rate niya, kaya mas comfortable. Tire size is 265/65/17. Guwapo, no? Guwapo. Ang laki ng ikinaganda ng tindig niya. Mas maangas. Pero honestly, parang medyo nabibitin ako ng konti sa size ng tire. Parang medyo maliit. Parang mas maganda ang proportions kung pinalaki pa nila ng konti yung tires, eh, no? Pero pag tinignan mo closely yung fender, mukhang hindi na niya kaya mag-accommodate ng bigger diameter na tire. Sakto din naman pala, eh, no, yung sa side profile niya. Kasi yung mga nakikita ko sa mga videos, sa mga pictures, yung mga angulo ng mga shots, parang akala ko pasok masyado yung tire at masyadong malapad yung flare at hindi maganda tingnan. Pero in person pala, sakto lang pala, eh. Hindi naman siya pasok na pasok. So ayan, rear and front. Maganda. Mas na-appreciate ko siya ngayon in person. Magaan lang yung tailgate niya, ang dali isara, kayang-kaya ng isang kamay. Leather, nice piano, black finish, ilang prone to scratch pero maganda. The leather dito parang suede na perforated, so mas medyo may grip. Hindi pa ako nakaka-try ng ganitong material ng upuan, so I'm not sure kung komportable ba to, mainit ba to, I don't know. Pero bias ako sa leather, eh, basta ganito, ganyan leather, okay na yan. Basta malakas ang aircon, lalamig at lalamig naman yan. Iba kasi sabi ayaw ng leather kasi mainit. Eh, masarap naman ang aircon ng Toyota. So, saglit lang yan, lalamig din. Okay, ito isa sa mga gustong-gusto ko. Naka-black na rin siya. Black ang headliner. The same as my Everest. Maganda. And then, well, ito standard na to for the sunglasses. And ayan, ganda, malaking bagay ito sa akin, malaking bagay yung black ang headliner.
Yun lang. Walang ilaw. For this price point, walang ilaw. Sure, kung ano to. Parang matigas na plastic or it doesn't feel very solid na steel or something. Pero okay din naman. So, meron siyang grab handle which I think is necessary kasi nga mas mataas na siya ngayon. So, kung meron kang passenger na medyo elderly, kailangan yan. And then, maluwag din naman dito. Ayan yung position ng upuan ko kanina sa harap. Hindi ko yan ginalaw. And okay naman yung space dito sa likod. Ito naman, binaliktad ko yung camera para makita nyo from another angle. So, maganda nga yung legroom, headroom, maluwag. Okay na okay. Yun nga lang, mukhang wala siyang compartment sa ilalim ng upuan, di katulad ng Raptor. Tapos ayan, may armrest with cup holders. And then, ayan, meron nga siyang aircon vent pero wala man lang USB port or 220 volt na mapagsasaksakan.